Ako po si Ramalyari, metal sculptor. Ako dito ako lumaki sa Quezon City, diyan sa may Batasan. Diyan ako talaga lumaki. So yung kabataan ko talagang doon na ako eh. Hindi naman siya ganun ka-depressed area eh. Kaya lang nandun yung, di ba, nandun yung dumpsite, nandun yung mga junk shop. Siguro kaya nagkaroon ako ng attachment sa mga found objects. Dahil doon sa nakikita ko araw-araw. Nung nagkatrabaho ko, nag-start ako as sa construction pa rin. Nag-aaral ako, hindi naman ako naka-graduate kasi talaga mahirap pagsabayin yung pag-aaral nun, architecture ang course ko. Pero nakapagtrabaho ko agad. Nakapag-abroad ako, ganun din yung work ko. Drafting, parang noon kasi uso pa yung manual drafting eh. 2 years lang ako doon, wala ako na experience sa tiningnan ko. Hindi rin siguro para sa akin yung abroad kasi mahirap talaga malayo. Mas masarap pa rin magtrabaho dito sa akin. Sa shop ko noon, madaming nakakalat na scrap. Siyempre, pag may ginagawa kami, yung mga natitirang materials, binibenta sa junk shops eh. So, yun yung common na nangyayari. So, ako may mga materials na parang ayokong itapon. Parang may something dun sa materials. Like yung mga nasirang barena, nasirang grinder. Sabi, parang sayang. Pag itatapon ko, parang basta, ayun doon ako, iniipon ko siya, hindi ko siya binibenta ng per kilo. Hanggang sa pag wala akong ginagawa, kukuha ko ng pyesa, bubuuin ko. So, doon siya nag-start. Hindi ako nakakapag-drawing. Ang alam ko ay drawing is mga lines, kasi architectural nga ako eh. Horizontal, vertical lines, mga ganun lang. Pero yung talagang drawing, hindi ako nakapag-drawing. Ang reference ko is actual, kung ano yung nakikita ko. Like may bike ako, kasi may hindi ako sa bike. So yung bike ko nandyan, kukopyahin ko siya. So doon siya nag-start. So ang ginagawa ko nun, puro bikes, tapos nilagyan ko ng tao, tapos mo nilagyan ko na ng sidecar. Basta, pa-improve siya ng pa-improve. Hanggang sa lumaki ng konti yung bike, puro bikes. Tapos kinakulik ko siya, pinatago ko. Hindi ko alam na pwede siyang maging kabuhayan. Hindi ko alam na pwedeng may bumiling collector. Ganun. Talagang ano lang siya. For keeps lang sana. Dito ang tawag ko dito is mixed media welded sculptures. Hindi ko siya tinatawag na scrap kasi iba naman, hindi naman talaga scrap. Noong una, nag-start ako from scrap. Pero ngayon, nahaluan ko na siya ng resin, nagmumold ako ng resin para mas detalyado yung mga ibang features niya, yung face, iba yung mga ganun. Pwede rin namang solid din siya na scrap pa din. May mga gusto pa rin kasi gusto ganun talaga. Yung steampunk na na-realize ko yan noong 2013. May mga foreign ako na kaibigan sa welding website na tinatawag nilang steampunk yung trabaho ko. So out of curiosity naman, tinignan ko sa net, tinignan ko sa Google, nakita ko yung steampunk. Oo nga, sabi ko mukha nga yung steampunk. Kasi yun yung steampunk, industrial, mas metallic siya, mas maraming gear. So nung in-embrace ko yung steampunk sa art, medyo alanganin pa nga din ako noon kasi sabi ko baka hindi makalusot sa art scene. Pero swerte naman, maraming collector yung nag-collect, naghanap. So mula noon, nilano ko na siya na steampunk art na siya. Paggawa nito, kailangan talaga marami akong stock na material. Swerte naman, yung mga source ko ng scraps is masyado na rin madami. May mga malalaking company ngayon na nag-offer na sila ng mga scrap nila, kukunin ko na lang. Like sa Subic, meron pa sa Zamboanga, hanggang Zamboanga, tapos dyan sa South. So every
siguro every weekend pag kami time, umiikot kami, kinukuha pa rin namin yung mga scraps. Pag marami kang scraps, marami kang pwedeng gawin. Depende dun sa scraps na nakuha mo. May mga times naman na nauuna yung idea, like gusto mong gumawa ng mga aso. Gusto mong gumawa ng L-ships. So minsan, yun yung nauuna, hahanap ka ng pyesa. Pero minsan naman, may pyesa na nakaganyan, maiisip mo kung ano yung pwedeng gawin sa kanya. So pag marami kang pyesa, marami kang production. Talagang sa scrap pa rin ako talaga nagbabase ng production. May isang media na nakakapansin noon. Sorry, nagbabike yata siya eh. Tapos nakita niya na naka-display dun sa shop ko, nadaanan niya. Sa isang media network siya, actually radio nga lang siya eh, sa radio. Interview ako sa radio, tapos nakita ng sa TV. Pinilm nila ako dito, tapos binenta nila sa mga network sa abroad. So dun siya nag-start, parang naging trending siya sa isang araw sa abroad. Iba't ibang network, iba't ibang channel, iba't ibang vlogs. Yun na. May nag-offer na sa akin na gallery na mag-exhibit. So nakakatuwa dahil bakit ba yung trabaho mo nandun sa bahay ng mga sikat na personality. Ang pinaka mahilig ako sa mga animals, mga pets, like yan, ito mo, ang daming aso, pusa. Basta animals, actually wala mo na akong pinaka-paborito sa kanila eh. Siguro yung chess, kasi talagang yan yung pinaka, yun yung maraming may gusto. Most of the parts na ginamit dito is found objects. Like itong king, kung mapapansin nyo, ito yung holder ng water hose. So, gawa din siya sa bolts, mga nuts. So, ang title ko dito, Battle of the Nuts. Battle of the Nuts. Ito, made from recycled na spark plug ng kotse. Tapos, the rest, mga bolt and nuts din siya. Itong part na to, galing siya sa, parang grinder siya ng panlinis ng barko. Yan yung mga hindi na ginagamit na siya. So nakukuha ko siya sa Subic. Ayan. Tapos sa gilid naman, ito mga silang DBS. Ito electronic, mga motor siya ng printer. Printer, ito parts ng printer. Ito mga gear ng printer. Ito naman mga electrical components ng mga tools na nasisira. Like barena, grinder, ito blower ng computer. So the rest yan, mga parts ng printer yan eh. Pag kinalas kasi yung printer, ang daming parts sa loob eh. Mga plastic gears, tapos ito mga rollers. Ito rin, grinder, nasira. So most of it talagang galing siya sa scrap. Siguro mga 70%. 30% is, yun yung mga binibili na, yung mga frame na ginagamit ko, stand. Yun lang, tsaka itong leather, ito ginagawa na ito. Yung mga leather na ito, kinukuha rin siya sa scrap sa Marikina. Yung mga natitira sa mga gumagawa ng bag, mga sapatos, ito naman yung nakukuha na. Yung mga consumables na binibili namin, kasi ito, para mo pagdikit-dikit ko yung mga plastic naman. Ito yung mga ginagamit ko. Ito, binibili na namin. Kasi walang scrap dito eh. Ito na nakakuha ko ng scrap, pinipili ko lang yung pwede pa. Pagka immediate talaga na kailangan mo, bumibili na ako ng pyesa. So ito yung buong gamit ko. Ito yung tinapundar ko sa artwork. Ito na dati, wala. Ito yung mga dream na gamit ko eh. Nakakuha ko na siya lahat. Ang paggawa ng art depende din sa laki niya, depende kung gaano siya kahirap, tsaka kung gaano siya kalaki. So minsan pag nasa mood ka, ang bilis, di ba? Kahit naman sino siguro, pag nasa mood ka, ay momento. So yun, ang isang artwork, minsan naabot ng yung pinakamabilis, mga 3 days, madalian. Yung pinakamatagal, umabot ng mga 2 months. Depende sa laki. Nung bata ako, mahilig akong magkalikot, pero hindi ko alam na mag-art. Kasi
all along, inisip ko, gusto ko maging arkitekto eh. Kaya kahit yung pressure ko sa work nung nasa construction ako, sobra-sobra na. Parang ayaw mong bumitiw kasi ang dami mo nang dinaanan. Ang dami talaga, ang dami kong ano sa ano eh. Hindi man ako big time na contractor. Yeah? Parang kung ano lang yung mga hindi nila, mga ayaw nila gawin, yun lang yung napupunta sa akin. So, hindi siya ganun ka-healthy na trabaho. Talagang super stress ako nun. Tapos ito, nakakaano ka na, nagkakaroon ka na ng time sa sarili mo, sa pamilya mo. Sa akin kasi itong work na to, masyadong malayo dun sa unang trabaho ko eh. Ito kasi, hindi siya ganun ka-stress. Tsaka, masarap gawin eh. Siguro, yun yung talagang ano mo, yung calling yung art. Kaya nga nung nag-decide ako na mag full-time dito sa art, talaga medyo kabado rin ako siyempre kasi hindi ko naman alam pa kung saan talaga yung travel mo sa art, kung magiging successful ka o hindi. Works. Tinodonate ko to sa Rotary Club. Minsan sa mga kapwa artist na mayroong problema, may sakit, gano'n. Na-auction siya, tapos yung proceeds is yun yung binibigay namin sa kanila. O maganda, yun pa pala isang maganda sa art. Mula nung napasok ko sa art, nagkaroon ako ng chance makatulong sa iba. Parang ito yung dito ka kumukuha ng ano mo eh, ng purpose mo. Ba't tayo nandito, di ba? Ako siguro ito yung purpose ko. Isa pa, syempre, para matulungan ko din yun. Maraming umaasa sa akin. Mula sa pamilya ko hanggang sa mga tauhan ko na sumusweldo, linggo-linggo. Talagang kailangan ko magtrabaho para sa kanila. Tapos, yun nga siguro, wala tayong ibang ano eh. Ako siguro, ito yung plan sa akin eh. Tsaka yung ang pinakamasarap dito yung pag nakapagpangiti ka ng mga kliyente or ng mga collectors. Tapos, pupurihin nila na ang ganda-ganda. Kasi araw-araw makikita nila yan eh. Araw-araw. Pagbaba nila o paglabas nila ng kwarto, makikita nila yung trabaho. Hindi ko pwedeng sabihin na lahat ng basura makukuha ko tapos makakatulong ako ng malaki dun sa alam mo yan, sa recycling or pag ano nung ano natin, ang environment. Kaya lang, ibig sabihin, kung yung maliit na nagagawa ko, kahit paano, siguro, merong epekto kahit dito lang sa lugar namin. Diba? Or dito sa bahay na lang natin kasi dapat talaga naman talaga nag-start lahat yan sa bahay nyo eh, sa inyo, sa lugar nyo. Makatulong ka lang dun sa hindi ka na makadagdag ng mga kalat sa labas. Diba, ang laking bagay na yun. Kahit hindi lahat malinis ko yung buong Pilipinas sa ano, pero malay mo naman makagawa tayo ng malaking scrap na sculpture. Diba? Oo, ang Pinoy art is palagi ko kaya natin makipagsabayan sa ibang bansa. Kasi sa, lalo na dito, sa ganitong klase kasi ng artwork, ang dami nang gumagawa nito eh. Kasi ang art natin ngayon, medyo maganda. Kaya nga nakakatuwa din kasi maraming Pilipino na collectors, ha? Hindi lang mga foreigner, na talagang tinutulungan din yung mga artists natin. Tsaka parang ang katulad ng mga nakakausap ko ng mga collector, na imbis na mag-invest sila lahat sa real estate, parang ngayon nag-invest sila sa art. Ang dami ko na nakausap na mga collector namin. Meron din sila na talagang mas pinipili nila mag-invest sa art. Lalo na doon sa mga artist na gumagalaw. Pag sinabing gumagalaw, nakita nila na medyo tinatangkil. Marami kasi tayong artist na gano'n eh, na ang mga collector kasi tumitingin doon sa artist kung nakita nila na tumataas yung trabaho tapos gumaganda yung ano niya, pangalan niya sa art scene, doon sila nag-invest. So siguro yun yung kailangan alagaan ng bawat artist kung gusto nila maging successful. Ang Filipino artist, ano, walang hindi nagigive up. Tsaka sobrang kakaiba. Sobrang kakaiba. Ano tayo, very resilient. Lalo na sa, kasi ang daming dinadaanan ng artist. Sa totoo lang, bago lang ako, hindi ko dinadaanan. Pero yung mga nakakausap ko na kaibigan ko sa art industry, is hindi madali yung kanilang... Yung iba, kung pwede lang daw ibalik eh, di ba?
Pero gusto pa rin lang maging artist, kaya lang ang hirap. Yun nga, sana lang makakuha din kami ng suporta. Yung ma-recognize tayo as, di ba, na yun na yung caliber ng mga Filipino artists is pwedeng isa lang. Hindi lang dito sa atin, kundi sa kanila. O, lahat-lahat ng artwork ko, love ko eh. Siyempre, lahat yan. Kaya minsan, kahit pangit yan, tatabi ko lang yan, may nag-aantay dyan eh. Naniniwala ako doon na lahat ng artwork na ginawa ko, may nag-aantay na magkakagusto. Hanggang kaya kong gumawa. Siguro hanggang malakas yung kamay ko magawa, gagawa pa rin ako.